na po kami ngayon. Kagaya na sinabi namin, kasama natin ang mga Freedom Fighter leaders sa buong United Arab Emirates. At bago kami kumain ng napakasarap na budil pie, ay tatanungin natin sila, ano kaya ang pinaka-worst na nagawa nila sa kanilang pera na kanilang pinagsisisihan? At ano naman ang pinakamagandang ginawa nila sa kanilang pinaghirapang pera bilang OFW? Siguro yung pinaka-worst ko talaga na wala yung pera ko is yung binayad ko sa utang ng ibang tao kasi naggarantiya ako. Kasi pag ganun, ikaw yung mananagot sa pinagkakautangan. Ako, siguro yung pinaka-worst na bilang OFW na yung sa pag-handle ng pera. Kasi diba, umalis tayo dahil sa pamilya. Ngayon, kinocompensate mo yung absence mo. Kaya lahat na lang, talagang kulang na lang, kakainin mo na, ipapadala mo pa. Ako naman, ang pinaka-worst na ginawa ko sa aking pera is of course over sa gastos, nalubog sa utang, over sa padala sa Pilipinas, at nadadala sa emotional blackmail ng family. Ang sa akin naman, ang pagkakamali ko sa pera is na-encourage ako sa friend ko na mag-invest sa isang business na hindi ko alam na scam pala. Kasi sabi niya, mabilis daw ang kitaan. Imagine, almost 500,000 ang nawala ako doon. Kita, tapos invest out. Hanggang dumating ang time na hindi na siya bumabalik. Nalaman ko, scam na pala. Ako ang pinaka-worst nung nagawa sa pera is, hindi ko siya nirespeto. Libre dito, libre doon. Tapos kain dito, kain doon. Lahat ng, kasi nasa Italia ako, OFW ako sa Italy. Yung lifestyle na meron yung mga Italian na nakipagsabayan ako. Kaya hindi pa dumating ang sweldo ko. Wala na akong pera. Ang malaki pong worst na nagawa ko siguro dun sa pera ko ay yung tinago lang. Dahil akala ko naman yun ay tutubo ng malaki. Ayan. So, takot tayo na ilabas yung pera natin. Tapos, pag dumating naman yung emergency, inilalabas ko kaagad-agad. So, nauubos ng ganun-ganun na lamang. Tulad ng mga normal OFW dito, nagwawaldas sa mga gadgets, sunod ng sunod sa update ng gadget. Padala ng mga gadgets na kung tutusin, pwede naman doon bumili sa Pilipinas. Ang pinaka-worst na nagawa ko sa buhay ko, Victor, is yung talagang unang yung pagwawaldas ng pera. Puro luho, puro gadget. Isa pa, inilagay ko yung pera ko sa mga business na ang hirap na hindi pala ikaw yung nag-handle. Na ang pera ko, napunta na lang sa wala. Ang pinaka-worst na ginawa ko sa pera ko, ang mindset ko kasi, ang pera, kikitain ko rin. Pero ang hindi ko na ilagay doon, ang hindi ko na i-factor doon, yung oras na kinakailangan para kumita ng pera. Imaginin mo, bumibili ako ng relo. Tingnan 900,000, 800,000. Mga sasakyan at mga ibang bagay, mga luho na iniisip ko, kikitain ko naman ito eh. Kailangan ko to. Pero ang hindi ko naisip doon, yung panahon na ginugol ko para ipunin yung pera na yon, na ginastos ko lang sa napakaliit na bagay kung tutuusin. Nag-invest? Kasi sa isip ko, pag nagnegosyo ako, yayaman ako. Kasi yung mga mayayamang tao, may negosyo. So feeling ko, I'm so blessed. Kaya dapat i-share ko yung blessing. Kaya pag may nanghihiram, madalang magpahiram. Kahit cheque, pinapahiram ko. Ano naman yung pinakamaganda? Nung nalaman mo na yung Fitch Revolution, ano naman pinakamagandang nagawa mo sa pera mo? Ito lang naman. Ang pinakamaganda na nagawa ko sa pera dahil sa Fitch Revolution na to is i-invest ko naman kasi doon ko makikita na mababawi ko kung anong nawala sa akin. Dahil sa Fitch Revolution, natuto ako kung paano ko i-allocate ng mas maayos para yung support ako sa kanila hindi one time big time. Kung hindi, it should be continuous support. Natuturuan ko rin ang pamilya natin sa Pilipinas kung paano rin sila mag-handle ng pera at maintindihan nila na ang pagiging OFW at pagtagal ko dito ay hindi pang habang buhay. Nang dahil sa Fitch Revolution, super na bago yung buhay namin mag-asawa. Nababayaran namin unti-unti yung mga utang namin. And of course, nagkaroon din kami ng dalawang properties dahil sa Fitch Revolution na ito. Alam ko na paano palaguin yung pera ko. So, nagpundar ako ng properties that time. At ang kagandahan ngayon is yung mga properties ko. Dumudoble na yung presyo dahil sa appreciation value and at the same time, kumikita sa renta.
Nung umatid ako ng Fresh Revolution, aba, hindi ko na maintindihan, hinahabol ako ng pera. Ang daming pumupunta sa akin pera na hindi ko maintindihan. Tinuro ko lang ang teachings ng Fresh Mentor nung umatid ako ng Fresh Revolution. Ako na ang hinahabol ng pera. At talagang hindi ko na mapigilan. Ang daming pumabalik sa aking pera ngayon. Natutunan ko sa Fresh Revolution na ito, i-grow mo yung money mo until such time na maging doble, maging triple yung iyong income. Yung nai-invest mo siya sa tamang paraan. Yun ang pinakamagandang nagawa. Kaya from zero to multi-millionaire, go! Dahil sa Fresh Mentor namin, naturuan kami kung paano gamitin ang pera at tinuro nila sa amin na pag-iisang OFW pala ay hindi panghabang buhay. Dapat pala nagre-ready na kami sa future namin na pag-uwi sa Pilipinas, meron tayong atin. Kasi ang laban natin, hindi dito sa abroad, kundi sa Pilipinas. Natutunan ko sa Fresh Revolution is that I was able to invest in assets that grow up in value over time. Yan ang pinakamalaking aral na natutunan ko dahil sa ngayon, I have 7 properties and growing. Ang panahon natin dito, dapat we make it count. Ngayon, lahat ng kinikita ko, nire-reinvest ko sa another investment. Lahat yan, sa real estate ko lahat dinala. Kaya ngayon, lahat ng pera ko na nawala, naibalik ko in just 1 year. Can we trust you? Are you a good driver? Of course. It'll be a fun ride, I tell you. Ah! Oh. Yaman. Ang importante lang dito is you have to make a decision. A decision na talagang kahit anong mangyari, gagawin mo. Kaya po kami mag-asawa naniniwala na kung ang buhay po namin bilang isang OFW ay nagbago at nabigyan ng chance na maging tagumpay bilang isang OFW. Kayo rin po, lahat ng mga overseas Pilipino, naniniwala kami, kaya nyo rin makamit ang inyong mga pangarap. Ito po si Ted Kujamat Lim. Ako naman po si Terence Ray Lim. Ang inyong Fridge Mentor dito sa Fridge Revolution sa Abu Dhabi. Ang sigaw namin para sa ating mga kababayang Pinoy. Laban OFW! Fridge your life!